Pero makakatulong ngayon, meron tayong mga Bible, okay? Dito po sa lesson number 4, sa post-encounter, mas epektibo po natin maipepresent ito sa pamamagitan ng Bible. Okay, so tatalon-talon tayo sa ilang mga verses. Bakit? Kasi para yung mga tinuturuan natin, direkta nilang nakikita magmula sa Bible. Hindi lang nila nadinig yung magandang turo, kundi nabasa mismo sa Bible. Okay? So this time, buksan muna natin ang ating Bible sa aklat ng Mark chapter 11. Okay, Mark chapter 11. Verses 22 to 23. Okay, sabi dyan, "Have faith in God." Jesus answered, "I tell you the truth. If anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him." So makikita natin dito na yung authority ng salita ng Diyos. Okay? So yung bang mapansin natin sa verse 23, "I tell you the truth, if anyone says to this mountain, 'Go.'" Okay? So makikita natin dyan that na ang Bible ay may authority. Okay? So talo naman tayo ngayon sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. So mapapansin natin kapag ipinepresent natin ngayon itong lesson number 4 sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa binabasa pa lang natin, parang Bible study ang style, nadudugtungan ang nadudugtungan. Okay? 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Okay, sabi dyan, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." So, makikita natin, ang Biblia pala natin ay inspired. Now, pag sinabi nating inspired, eh, binaspasan ito ng ating Panginoon. So anuman yung makita natin dito, pwede nating panghawakan. Anuman yung mabasa natin dito, magugulat tayo, parang may kurot, may tusok. Bakit? Kasi nga, inspired ito. No? Inspired ito ng ating Panginoon. And then, sulat natin, ano? Una, ito yung mga foundational verses natin. Mark, chapter 11, verses 22 to 23. Tapos 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Tapos 2 Peter chapter 2 chapter 1 and verse 21. Okay, tingnan natin. 2 Peter. Okay, 2 Peter chapter 1 and verse 21. "Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope..." Ay, sorry po, 2 Peter pala. 2 Peter chapter 1 and verse 21. "For prophecy never had its origin in the will of man, okay? But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So anong ipinapakita dito sa verses na ito? Na ang salita ng Diyos mismo ay salita ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, pag magbabasa tayo nito, bubuklatin natin, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Okay? So, ngayon, naitatanim natin sa puso ng mga estudyante natin na una, ano uli yun? Ito ay authority. So, ito ay authority. Pangalawa, ito ay inspired. Dito naman, ito ay word of God, not of man. Not of men. Okay? So ito yung gusto bigyan nating diin at itanim doon sa mga bagong mananampalataya na tinuturuan natin. Ngayon, ganun din naman sa atin, syempre. No? Una, ito'y authority. So pag sinabing authority, chine-check natin from the word of God, ano ang pwede kong ikilos? Ano ang pwede kong maging damdamin? Paano ko dadalhin ang sitwasyon?
So, pag nagtatanong daw tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, kinikilala natin yung authority. Okay? So, last verse natin sa mga foundational verses, Hebrews 4:12. Okay. Hebrews 4:12, ang sabi, "For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." So makikita natin dito, ano ang pwede nating ilagay magmula dito sa verse ng ano, ng Hebreo? Sabi niya, tingnan niyo ah. Sabi diyan, "For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Ano kayang pwede nating ilagay diyan? Ha? Living and powerful. Okay, pwede natin ilagay. Living. Kasi yung sinasabi niya na attitude of the heart, pambihira. No, attitude ng tao, eto mas malalim, attitude of the heart. Okay? So talagang sasaliksikin ito ang buo nating pagkatao. Therefore, magmula dito sa apat na mga verses na ito, ano ang gagawin ng Bible sa buhay ng tao? Babaguhin. Okay? Ibig sabihin, itatransform pa, i-revolutionize, guguluhin, kumbaga parang dati hindi naman eh, no? So, bakit? Kasi buhay. Okay? So, ito yung authority, inspired word of God, and living and powerful. Okay, ngayon. Ang Biblia ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Okay? So, bakit daw, ano ba yung ibig sabihin ng kayamanan? Ano ba ang mga pwedeng maituring na kayamanan sa mundong ito? Okay? Sabihin na natin lahat ng uri ng kayamanan, pero ang pinakamahalaga pala ang Biblia. So ngayon, yung maipakita natin sa mga tinuturuan natin, inaalagaan natin that the Word of God is the best, pinakamahalaga. Bakit kanyo? Babalik ulit tayo dito. Kasi may authority siya, may mangyayari. Pangalawa, in-inspired, hindi lang siya isang sulat, no? Pangatlo, ito ay salita ng Diyos at hindi ng tao. Ginamit lang yung mga holy man of God. And then, pangatlo, living and powerful. Okay? So, makikita natin, pinakamahalagang kayamanan meron tayo. Okay? Mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Okay? Meron itong kasagutan. Meron akong isang yung sinisell group ko sa primary ko. Nagka-problema siya last time. Ewan ko, nakwento ko na ito eh. Napunit niya yung libro ni Ben Chan. Nadinig niyo na yon? Napunit niya yung mamahaling libro. Ang halaga nun is almost 6,000. Eh, napunit yung ilang pages. Takot na takot siya ngayon. Kabang-kaba siya for ilang weeks. Hindi siya mapakali. No? So, nag-pray na siya. Nagkabisado na ng verse. O kung ano man, no? Talagang nagpakanta. Nagpa-pray pa sa akin. Wala pa rin. Bigat na bigat siya. Hanggang sa isang gabi daw, inilid lang siya ng Lord na magbuklat ng Bible. Pagbuklat na pagbuklat daw niya, nakalagay, "Go to the King." Ngayon, nung binasa niya yung word na "Go to the King," biglang parang may nagbago na lumakas ang loob niya ngayon. Lumakas yung loob niya, so sabi niya, "Pupunta ako sa kanya." So bago siya nagpunta doon kay Mr. Ben Chan, pinuntahan ako ngayon, "Pastor, ito yung sabi ng Panginoon." "O sige, basbasan ka ng Panginoon, bigyan ka ng lakas ng loob, sasasabihin mo." Alam niyo, nasabi sa kanya ni Mr. Benchan, "Hayaan mo na yon." Pero ang tagal-tagal niyang dinala. Ito ang maganda uli. Yesterday, magkasama kami. So, nag-meet kami nung papunta ako ng prayer house. So, may iniwanan ako sa Lord doon sa prayer. So, paglabas ko, as if everything is normal. No? Masaya ako, masigla ako. Ngayon, siya na maiminit ko kasi meron siyang problema. Antindi ng kanyang problema. Ngayon, di, nakikinig lang ako. Ang daming problema, ang bigat. Professional siya, pero ang professional din yung mga problema niya, everything ganyan. Ayun yung naalala ko yung dating sinabi ko. Sabi ko, "Bro, bakit hindi ka bumalik uli sa salita ng Diyos?" So, isiner ko lang sa kanya yung aking devotion, na yung devotion ko nung umaga na yon, about 2 Kings, is about
yung the salt into the bowl, nasabi ko, talagang sa pagpapatuloy ko sa Panginoon, lilinisin niya ako, and God will make it pure. Ngayon, nung shiner ko sa kanya, sabi ko, bro, ikaw, alam mo naman yung pinagdaanan ko. And then sabi niya sa akin, oh nga, pastor, nakikita ko yun, kaya yung word talaga, ang ganda. So nakikita ko sa mata niya, parang gusto niya na mag-devotion. Although nagde-devotion siya, pero hindi pa ganun katindi, kasi hindi niya, yung dating ba sa kanya, yung impact kulang. Okay? So, anong ibig sabihin? May kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Actually nga, siguro, nung kahapon, may problem ako, pero hindi naman ako nagtatanong kay Lord, pero alam niya. Kaya doon sa elevator, nagulat ako nung sabi ko, parang ayoko doon, magsasalita yung Diyos eh. Pero binasa ko nga ganun, sabi ko, parang nangiti pa ako. Sabi ko, saktong-sakto yung sinasabi ng Panginoon. So, talagang may kasagutan sa lahat. At ang nangyari ngayon, ang ginawa ko, pinanghawakan ko siyang mabuti. I don't want my mind to be overcome by mga kung ano-anong mga idea. No? So, yung kapayapaan talaga nandoon. So, mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Ano pa? Tinuturuan tayong pamahalaan ang ating pananalapi. Okay? So, kasama pala yon. And then, tutulungan sa pagluktas ng ating mga suliranin sa pamilya at emosyon. So, bakit ganun? Mapansin natin ang Bible, pag binabasa natin, na itutuwid yung ating mga laman ng isipan, no? Pag mainisin tayo, magagalitin tayo, tas mababasa natin ganun, kasi nga inaayos. No? As if na para siyang isang lolang nagsasalita sa kanyang apong pinapagalitan. Yun ang devotion. Okay? So, ganyan ang salita ng Diyos. Now, paano natin babasahin ang salita ng Diyos? Paano natin babasahin ang salita ng Diyos? Okay. Siyempre, of course, number one, ako, ang style ko po kapag bago ako magbasa ng Bible, I'm always expecting, Lord, may sasabihin ka. At sa devotion ko, ito ang idea ko lagi, no? May sasabihin ng Panginoon sa akin doon sa present situation. Naranasan niyo na yung ganon? Pero naranasan niyo na rin ba yung situation, nagde-devotion ka, maganda lang. Nabe-bless ka lang. Pero hindi siya nagmi-minister doon sa present situation. Hindi pa iyon ang devotion. Ang tunay na devotion, kapag ito ay nagmi-minister na doon sa, anong tawag dito, present need and situation. So, yun ang devotion. Okay? So, paano daw? Una, wastong saloobin. Okay, kailangan daw natin magkaroon ng wastong saloobin. Tingnan natin ngayon ang isang karakter sa Bible na napakatindi ng saloobin niya, no? Patungkol sa Bible. At mawasto. Pag sinabing wasto, tama. So pag sinabi palang wastong saloobin, merong maling saloobin. Ngayon, kailangan makita natin ito, tayo kaya, kahit mga pastor na, may mga maling saloobin pa rin ba tayo pag nagbubuklat ng Bible? Sa mga bagong mananampalataya, ganito yan eh. Lord, ano yung ipaparusa mo doon sa taong yon? Sabihin mo sa akin, Lord. No? Parang iba eh. So, tinan natin, no? Una, Psalms 119. Lord, ano ba yung favorites ko? Maling sa bakit po naging mali? Yes. Yes. Actually, para ka lang pumunta sa Bible, parang library, oo, parang ganun lang. Hindi dahil gusto mo yung word sa'yo. So tama yun, oh. Mga pastor. Kailangan trabaho eh, kaya kailangan magbuklat. Pag wala akong nabuklat, ala akong trabaho. Okay? Devotion talaga. Hmm. Mm-hmm.
ang kagandahan sa process at journey na pinagdadaanan natin sa G12, hindi tayo nagtuturo ng isang sistema kundi ng isang culture. Kita nyo, ang devotion, di ba nung inya sa conference eh, ay pambihira, mga bukang bibig, devotion, notebook. So, ibig sabihin, kultura talaga to. Hindi lang ito ginagawa ng isang bagong mananampalataya, kundi maging matagal na. Okay, yung devotion. So, tingnan natin ano, yung attitude ngayon ni Haring David. Psalms 119, namnamin natin yung sinabi niya dito. Verse 9. Psalms 119, verse 9. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. So, ano yung makikita nating saloobin dito ni Haring David? Ang saloobin niya yan, ayaw niyang magkasala sa Panginoon, kaya mahal niya at minamahal at pinapahalagahan ang salita ng Diyos. So, may wasong saloobin. So, parang kanina, sabi ni Pastor Nori, o nga naman, kaya lang pala nagbuklat ang Bible ang pastor kasi naghahanap ng topic. Diba? Baka masabihin, hindi sa Bible galing. Diba? So parang ganun si Haring David, makita natin no, na yung buhay niya doon talaga nakaasa. No, dahil ayaw niyang magkasala sa Panginoon, so tamang layunin. Talon tayo, verse 81. Sa verse 81, my soul faints with longing for your salvation, but I have put my hope in your word. Okay? So makikita natin, marami siyang mga kapaguran, no? At talagang yung paghahangad sa tulong ng Panginoon, pero ang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa ay ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Pag pala tayo magbubuklat ng Bible, ang tama at wastong saloobin, may sasabihin ito sa akin. Okay? Kasi marami na rin akong aksamin sa ministry, naranasan ako na naging parang pocketbook lang yung Bible. Tapos pag-uusapan nila yan, ganito pala yung buhay ni Kwan. Ganun pala yung buhay ni Kwan. Pero sa pagpasok nila dito sa post-encounter, nagugulat kasi dahil wastong saloobin, ano naman ang sinasabi nito sa akin? Bakit? Kasi may wastong saloobin. Okay? So tinan nyo, sabi ni David dito sa verse 81, but I have put my hope in your word. So ang linaw-linaw nun. Okay? Isa pa, sa Psalms 119:105, ito yung familiar na sa atin. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, apakaganda naman pananaw. Hindi lang ito isang libro, papel, kundi ang salita mo ay isang ilaw. Ngayon, sa ating buhay din, syempre, yung masabi natin, Lord, ito na ang liwanag ko. Naranasan natin na may mga kadiliman sa buhay natin, pero once na hinayaan natin yung salita ng Diyos, alam nyo nangyayari, parang lumiliwanag, napapangiti tayo. Bakit? Liwanag kasi nga. So, ganun tinanaw ni Haring David ang salita ng Diyos. Meron siyang wastong saloobin. Okay? Number two, pagbubulay-bulayan. Pagbubulay-bulay. Okay? Meron niyang kanta eh. Yun. Pagbubulay-bulay, hanggang kay ganda. Okay. So, isang familiar verse nakalagay sa Joshua chapter 1 and verse 8. Tingnan natin, ano? May makikita tayong, may ipapakita sa atin ng ating Panginoon. Joshua chapter 1 and verse 8. So, makikita natin ang pattern dito sa number 5, mga verses, no? Series of verses na pinabubuklat natin sa mga bagong mananampalataya. Sabi diyan, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So ang susi pala ng salita ng Diyos ay hindi doon sa nabasa, kundi doon sa na-meditate. No? Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, be strong and take courage, for God is with you, God is in front. Every time na may kahit anong fear ang dumating, ang lagi kong ginagawa, tinatapatan ko siya ng word. Kaya nga yung assignment natin doon sa SOL1, di ba ang sabi doon, any act of old nature, isulat mo, tapos tapatan mo siya ng word of God. Wow. Okay?
So, yun yung ibig sabihin ng pagbubulay-bulayan. Then may nakalagay pa sa Joshua chapter 1 and verse 16. Excuse me, Pastor. Apo. Kasi at least ako, nabigay ko ba yung 300? Ay, hindi po. Hindi ka pa nakakapirma ng cash voucher? Verse 16, then you answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do, and whatever you send, we will go. Okay, medyo parang mali yung verse na yun. Okay? So number 3, merong tinatawag na pagsunod. Pagsunod at bukas na puso. Okay? Pagsunod at bukas na puso. Psalms 119:101. Psalms 119:101. I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. So ito na naman, si Haring David, nakita natin na ang paraan ng kanyang pagsunod eh saan? Ano ang nagmo-motivate ng kanyang mga gagawin? Ang salita ng Diyos. Okay? So sabi diyan, I have kept my feet from evil path so that I might obey your word. Okay? Meron pa, John chapter 15 and verse 7. Yan. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So makikita natin dito na talagang yung salita pa rin ng Panginoon. Okay. Now, ano ang ibig sabihin dito ng bukas na puso? Paano babasahin ang salita ng Diyos? So isa pa pala sa pagtuturo natin din ng post-encounter, ibinabalik natin sila doon sa title. Okay? So pinag-usapan pagsunod. Anong ibig sabihin ng bukas na puso sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Bukas na puso, open heart. Yes. Tama. Tinatanggap mo yon. Yes. At saka dahil bukas puso, hindi mo lang siya binabasa as information. Hindi mo lang din siya binabasa dahil parang isa lang siyang pocketbook o paborito mo siyang basahin. No, kumbaga, may bukas na puso na alam mong merong something na darating na mensahe sa'yo. Kaya minsan, may nagsasabi nga eh, no? Yung kinwento ko nga, di ba, yung sa kulungan, yung sa member ni Pastor, sino ba yung Vice President ng Bulacan? Si, ano, yung malaki? Ang President, di ba, si Gatchalian? Yung Vice President? Si MCB. Ay, asya na ba ang ano ngayon? Yung dati, yung matabang Pastor. De, eto, meron siyang member, dinalaw ko ngayon doon sa, ano, sa kulungan sa Malolos, Bulacan. Sa Lex, oo. Oh. Then, nung pagdating ko doon, ang tanong niya sa akin, ano yun eh, bagong taon yun eh. Kaya doon ako nakapagbagong taon sa kulungan. De, eto ngayon, no? Tanong sa akin nung kabataan na yun, Pastor ka ba? Sabihin mo nga sa akin kung ano ang pinakabagandang dahilan bakit ako nandito sa loob at wala ako doon sa labas. Sabi, so, ipinakita sa akin ng Panginoon, sabi ko sa kanya, kaya ka dinala dito sa loob para magkaroon ng kanang plano kung ano ang gagawin mo sa labas. O nga naman, kasi nung nasa labas ka, wala kang plano, kaya ka napunta sa loob. E ngayon nasa loob ka, makakagawa ka ng plano sa labas. So ito na yung right opportunity. Ang ginawa ko ngayon, de, binigyan ko ng Bible. Alam niyo, ang ginawa niya doon sa Bible, basa na siya ng basa ngayon. Isang araw daw, tinala niya yung Bible niya, tumapat doon sa pintuan ng Lex, yung palabas. Ang ginawa, biglang tumakbo. De, siyempre, hinarang siya ngayon doon sa... Hinarang siya doon sa gate. Sabi, saan pupunta? Lalabas na ako, sinusundo ako ni Jesus. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, may kakilala na ba kayo dahil sa pagbabasa nga ng Bible na baliw? Meron po, kayo meron? Kasi di ba, may mga nagsasabi, ako, tigil-tigilan mo na ikay, mababaliw ka. Sa palagay niyo, posibleng pwede? Oh.
Tama yon, tama. Totoo. Pero posible, di ba? Posible, no? Bakit? Kasi walang wastong sa looben. Nagiging kulto. Oh, di ba? De parang nasira na rin ang ulo. Kasi nga, naging kulto. Siya na si Jesus. Oh, di ba? Oh. Ano pa? Hindi man yung katinoan nasa kanya, pero alam natin, nawawala na eh. Now, so anong ibig sabihin? Kailangan pala bukas ang puso natin sa sasabihin ng Panginoon. May nagsabi sa akin isang matandang pastor, yung alam niyo yung kamelyo. Ang kamelyo daw, pag iinom daw yan, ang gagawin niya muna yung paa niya, igagano niya doon sa tubig. Lalambuin niya muna. Kasi pag nakita niyo yung mukha niya, matatakot siya. Ganun pala kamelyo. Minsan ang tao, pag magbubuklat ng Bible, inilalagay niya muna yung gusto niyang makita. Kapag hindi niya makita doon, iba na lang. Kasi nga, hindi bukas ang puso. Meron agad siyang gustong sabihin at pipilipitin niya yung sinasabi ng Bible batay sa kung ano yung gusto niyang maging resulta. Di ba? So, huwag tayong maging kamelyo. Okay. So, ngayon, paano naman natin pag-aaralan ang salita ng Diyos? Paano pag-aaralan? Okay. Number one, pumili ng lugar. Okay? Pangalawa, maglaan. Ah, magandang at pangatlo, maglaan ng ito na notebook for devotion. So ano ang objective ng lesson number 4? Ang objective ng lesson number 4 ay dalawa. Okay? Para habang itinuturo natin ito, lumalabas lagi itong dalawa na ito. Number one, that the Bible has key principle. That the Bible has key principle that when we put into practice will result in a victorious life. Okay? So number one, ang susi doon, key principle. Number two, yung estudyante will learn that the Bible is the most important book in their lives. So sa paanong paraan naabot yung objective na yon? Sa pamamagitan nitong apat na verse. So dito pa lang sa apat na verse, sapul na yung objective. Okay? Pangalawa naman, yung unang objective, yung key principle. So makikita natin, dito sa mga verses na pinag-usapan natin, tinutugon talaga. So sila Haring David, hari na yon, no? Ang nagtutulak sa kanilang mga kilos desisyon ay yung salita ng Diyos. Okay? Then, pagkatapos niyan, Psalms 119, verses 9, ano to? Yeah, 9. Nababatid kong sa daigdig. Okay? Nababatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman. Ngunit ang iyong mga utos, walang hanggan yaong saklaw. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. So makikita natin dito, si Haring David, ganun niya pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Okay? A believer can reach spiritual maturity. Okay? A believer can reach spiritual maturity if he exercise and study the Word of God. The more he studies, he goes deep in Scripture, the stronger his senses will be for a normal development. Okay? Now, meron po tayong gagawin ngayon. Ang Bible, no, idagdag ko lang ito, no, kasi kasama ito sa... Ang Bible ay naikumpara natin, di ba, sa ilang mga bagay, tubig, salamin, ano pa? Martilyo, di ba, hammer, no? So, ngayon, pwede natin itong i-present, halimbawa, ang hammer, pukpukin. Kung mayroong katigasan na uso ng ulo, o dapat pukpukin na ba tayo?
salamin. O kailangan mo na bang magsalamin? Okay? Ngayon, ito, ang, sa post-encounter natin, ang bibigyan din natin sa mga bagong mananampalataya, that the Bible is a spiritual food. Bakit sa dami-dami, yun lang ang yun lang ang itinuro natin? Bakit? Kasi nga, ang objective natin is husky principle. Number two, most important. Okay? So number one, milk. Spiritual, the Bible, inihilan tulad siya sa spiritual na pagkain. Una, milk. As 1 Peter chapter 2, verses 1 and 2. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of all every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Anong ipinapakita dito, no? So inahalin tulad ngayon itong milk, ay itong salita ng Diyos sa gatas, no? Ang gatas daw, anong ginagawa ng sanggol? Idinidisplay o iniinom agad? Iniinom agad. Agad, di ba? Parang nung nagpunta kay Ate Olive nung nakaraan, nung kahapon, yung bote na yun, may natira. Hindi, sabi ni Ate Olive, pwede pa yan. Kauubos lang yun eh. Sabi ni Olive, hindi na pwede ito, sasakitan siya ng bata. Bakit? Kasi nga, ang milk, kapag lumipas yan ng kahit konting oras man lang, mag-iiba ang lasa. Therefore, anong sinasabi ngayon ito, nung verse na binasa natin? Okay? Ito ang magiging itsura ngayon. Yung salita ng Diyos, kapag hindi natin napahalagahan, okay, magiging pagmumula ng mga, yung malis magsisimulang lumabas. Biro mo, gatas biglang papait, biglang magiging maasim, mapapanis, di ba? So, ito yung sinasabi nun. So, tingnan natin, idugtong lang natin dyan sa number one yung milk, ano? Yung Ephesians chapter 4, verse 31. Ephesians chapter 4 and verse 31. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander. Ano ba yung brawling? Brawling. Siguro ganun pa. Ha? Parang, no? Diba? E yung slander. Paninira. Along with every form of malice. So ano ba nangyayari dito? Nangyayari pala, no? The milk becomes bitter when the word of God is not treated rightfully. Okay? Kapag hindi na itrato, walang wastong sa loobin, ito yung gusto nating ipakita. Bakit? Balik tayo sa objective. Ang objective, husky principle. Pangalawa, most important. Okay? So ngayon, ipapakita natin na kapag hindi pala natin napahalagahan ang Bible, kahit basa tayo ng basa nito, hindi natin, wala tayong wastong sa loobin, magugulat tayo. Nakakita na ba tayo, basa ng basa ng Biblia, masungit pa rin? Si Sheryl, parang ano, di ba? Si Pastor Marvin, meron din, di ba? Nagba-Bible study pa nga, di ba? Bakit? Ano nangyari? Nagka-problema siguro. Di ba? Nagka-problema siguro. Okay? Now, tingnan pa natin, ano? Una, yung tinawag nating, teka, sulat ko, no? Spiritual food. Number one, milk. Pag hindi na pahalagahan, mapapanis. Okay? Kahit maraming alam, okay? So, ako nagtataka nga noon sa, yung, siguro nung bata pa ako noon, may mga ano kami, yung mga deacon, yung mga ganun, yung ganun tawag sa structure namin. Meron kaming mga chairman, yan. Tapos nagulat ako, meron kaming isang ano, talagang well-versed siya. Well-versed. Pero grabe kung laitin niya yung aming pastor.
to the point na pinaalis siya doon sa parsonage. Grabe. So nung that time, tanong ko nga yun eh. Tanong ko yun, sabi ko, Lord, bakit? Pwede palang, pwede palang mangyari yung ganun. Nangyayari pala. May salita naman ng Diyos. Milk. Kaya lang, pag hindi na alagaan, hindi na iwas to, panis. Diba? So, okay? Ngayon, number two, bread. Tinapay. Okay, tinapay. So, isang sikat na verse dyan sa bread is in Matthew chapter 4 and verse 4. Okay. Sabi ng Panginoon, hindi lamang, okay. Remember, ay sorry. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now, eto para nagamit ko po yung ilustrasyon ng, kasi may nagtanong sa akin, Pastor, anong ibig sabihin ng Matthew 4:4? Eto na ngayon, pinapaliwanag ko ngayon sa kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng paliwanag na sakto lang sa kanyang gulang bilang Kristiyano. Kasi siyempre, hindi ko naman mapapaliwanag yun sa malalim na paraan eh. De eto ngayon, tinanong ko siya. Halimbawa ikaw, ipinanganak ka hanggang ngayon, ang ginawa lang ng nanay mo, hindi ka kinausap. Ang gagawin lang niya, ipagluluto ka niya sa umaga, pakakainin ka. Ipagluluto ka sa tanghali, pakakainin ka. Ipagluluto ka sa gabi, pakakainin ka. 20 years, ganun lang, hindi ka kinakausap. Masaya ba buhay mo? Ay, hindi ah. So, ibig sabihin, kailangan ng advice, kailangan ng wisdom, kailangan ng payo ng lola kahit galit. So, anong ipinapakita? Man does not live on bread alone, kailangan niya rin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, parang ang inahilin tulad ko dito, ang illustration ko dito, isang lola na nagsasalita sa kanyang apo. Apo naman. Ganon. Okay? So, ibig sabihin, sa inahilin tulad ang Bible sa una, gatas, milk, number three, solid food. Solid food. Okay? Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. Okay, tingnan natin sandali, no? Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Okay? Tama po yung verse na yun. Parang mali. Alam ko ito yung verse na not solid food. Di ba? Mali. Sorry po. Mali. Mali yung. Ha? Ay, yun na po ba? Okay, 30, tuloy na lang, ano? When God made His promise to Abraham, since there was no greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so, after waiting patiently, Abraham received what was promised. I know, sorry po. Binabasa ko pala, chapter 6 pala. Sorry, okay, sorry. Okay, now, we have much to say about this. But it is hard to explain because you are slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Wow. So, ibig sabihin, may mga bahagi pala sa salita ng Diyos na matitindi na hindi natin kayang unawain agad ngayon. Okay? So, kahit nga siguro hanggang ngayon tayong pastor na, may mga hindi pa rin tayo maunawaan hanggang ngayon. Okay? Pero naniniwala tayo na naniniwala ako, no, maging sa pamumuhay natin. Sa pamumuhay natin, hindi natin maintindihan.
na yung mga ilang sinasabi ng salita ng Diyos, bakit ganun, bakit ganyan. Okay? Pero ang importante, no, na kapag ang mga tinatanggap na natin, lalo sa devotion natin, pag nung una, nung nag-devotion kami doon sa Tugigaraw, inuulit lang nila yung nakalagay doon sa devotion kasi 3 days, chine-check ko talaga yung devotion nila eh. Yung iba, mabababaw. Yung iba, sabi ko, sa sobrang ganda naman ng devotion niya, parang hindi na personal yan. Tawa sila ng tawa eh. Parang commentary, parang pwedeng panglagay sa kalendaryo. No? Parang ganoon. Pero natutuwa tayo, no? Na tayo na mga matatagal na rin sa Panginoon. Naniniwala ako na itong solid food na ito, once that we read the Bible, then merong matinding revelation agad. Now, kapag in-speak, kapag dineliver natin yung word na ito, magugulat tayo, merong intensity. Kasi yung liwanag, yung linaw, nandun talaga. Nung minsan, nandun ako sa sasakyan, sa LRT, pa uwi ako, sabi ng Panginoon sa akin, kung ikaw ay kukuha ng preaching sa isang preacher, pwede mong makuha, ay dahil, kaya mo kinuha dahil nagandahan ka, pwede mong makuha yung content, but not the intensity. Yun yung sabi sa akin ng Lord. Kasi nung nakaraan, may ginawa akong ganun eh. May nadinig akong preacher, ginawa ko, ginamit ko. Napaka-dry yung preaching ko. Kaya hindi ko na-pinost sa Facebook eh, ay sa YouTube. Sabi ko, ayoko na yan. Sabi ko, ayoko na i-display yung preaching na yan. Kaya ayoko sa, kay Pastor Marvin ko yata nasabi, iba talaga. Yung kapag galing sa devotion mo, personal. Parang si Pastor, ano, Eli Rivera. Kasi kanina, chinecheck ko yung devotion niya. Sabi ko, Pastor Eli, paano mo na-enjoy yung devotion mo? Nung una, ngingiti siya, naku, sakit nga ng ulo eh. Talagang hirapan daw. Sample ko, sabi ko, alam niyo po, nung magkausap kami ni DS dyan, nung nandun kami sa Tugigaraw, habang sineshare niya yung kanyang devotion, iyak siya ng iyak sa amin. Tapos biglang kumambyo siya ngayon. Sabi niya, Pastor, alam mo, totoo. Kasi lahat, halos karamihan ng preaching ko ngayon, galing sa aking devotion. Anong ibig sabihin? Nagiging solid food na. Hindi na ito isang basta babasahin sa atin. So, naniniwala ako, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin na na-treat natin kung tayo hindi na bagong mana ng palataya. Pwede pa rin nating itrato ng may wastong saloobin. Doon sa level natin, pangalawa, yung pagbubulay-bulayan pa rin natin, hindi katulad ng pagbubulay. Kasi yung pagbubulay-bulay ng bagong mananampalataya, may kahalong, tingnan ko nga kung totoo. Tingnan ko nga kung maganda. Tingnan ko nga kung tatayo ang balahibo ko. Pero sa atin, yung pagbubulay-bulay natin, iba na. We want yung sustansya, revelation, okay? And then, yung pagsunod, ito, isa pong matindi yung pagsunod. Kasi, sino ba yung nagsabi sa akin? Minsan daw, pag sinunod mo ang devotion, tas may application, sino ba yung tumayo dito kangina? Yung, may, alam ko kangina yata yun, sabi niya, para kang undignified. Ay, yung asawa ni Pastor June. Para kang undignified kapag sinunod mo ang application ng iyong devotion. Pero siyempre, sabi niya, you need to be dignified. Kasi siyempre, ang mga cell group pala nito, mga doktor, principal, mga manager, yung asawa ni Pastor June, kasi kinikwento sa akin ni Pastor June eh. Pero ang sabi niya, siyempre kailangan maging dignified ako. Pag nagtuturo ako sa harapan, dignified ako. Pero pag nag-iisa daw siya kay Lord, talagang may paganyan-ganyan para siya kay kasinawang Lord eh. So ibig sabihin, alam niyo, yun yung pagsunod. Pero kung minsan, pag masyado tayong practical, mukhang sumusunod. Pero ang totoong pagsunod, nasa sarili ng tao yun. Walang nakakaalam, walang nakababatid. Pero isa sa minumungkahi sa atin, sundin natin, i-apply natin. Kaya nga kahit simple man lamang doon sa application ng devotion natin, ma-i-apply natin. Minsan ako ang devotion ko, kasi nga nag-grow na eh. Wala na ako doon sa lap eh. So nag-grow na ako, yung revelation talagang dumarating. Pero minsan hinihilingan ako ng Panginoon ng application. Na, paano mo i-apply ngayon yan? O nga, may revelation ka, paano mo i-apply? Kaya ang gagawin ko ngayon, kahit simpleng application, diba, pag nandun ako sa Bea, ang gagawin ko, sasabihan ko lahat ng mga nandoon. Sasabihin ko sila, mahal ko kayo sa Panginoon. Ganun yun, simple lang. So at least, nung sinabi kong ganoon, ang luwag na nung pakiramdam ko. In this, I close. Nung papunta ako sa, first, dun sa Cunet, ano yung SMX, nandun ako sa jeep.
So, nag-devotion ako. And then, pagsakay ko ngayon doon sa jeep, may nung paalis na sa toll gate, may humahabol na isa. So, nung binuksan niya yung pinto, parang ayaw niya pong umakyat, na parang mabagal siya. Eh, doon pa umupo sa harap. Tapos nagbayad siya, kamatsili po. So, from Mikawain to kamatsili. And then, ngayon, sabi ng driver, saan to? De, siya naman, parang nakaganon, kamatsili daw po, ginanong ko pa. So, pinaloob ko lang. Siya naman, parang nakaganon lang siya. Tapos, lagi siya nakatingin doon sa bintana. Sabi sa akin ng Lord, nagpag-pray mo yan, may problema. Gulat ako ngayon. Sabi ko, ano ba yan, Lord? Nakakaya? Dito ba? Dito ba? Sabi ko, naalala ko, bababa siya doon sa kamatsili. Kaya, si Pastor Pastor Marvin, nag-aantay siya dyan. Sabi ko, naku, nakakahiya naman. Kung bababa ako ng kamatsili. Sabi ko, ganun. Lord, baka naman talaga hindi ikaw yan. Parang nag-iimbento lang ako para kunyari banal, para kunyari ganun. Pero ramdam ko na merong impression eh. Hindi, eto ngayon. Sabi ko, sige Lord, bababa ako ng kamatsili. Sabi ko ganun. Tapos, magpapauna ako, nag-iimbento na ako ng sasabihin ko. Alam, sasabihin ko, pagpe-pray kita, sabi ng Lord. Kung sampalin ako na, sabi ko na, hindi nakakahiya. Sabi ko, di eto na ngayon, nag-aantay lang ako. Talagang wala akong ibang inisip. Tapos, pagdating ng kamatsili, pumara na agad ako. Para po, una akong bumaba siya, sumusunod. Sabi ko, alam ko na, kunyari naliligaw ako. Di talagang nakaganon lang ako, tinitira ko sa likod. Tapos nung malapit na siya akit nung hagdan, bigla ko siyang nilingon ng ganon. Sabi ko, dito na ba yung monumento? Sabi ko ganun sa kanya. Ay, hindi pa ho. Doon pa ho yun, malayo pa. Ay, ganun ba? Ang layo-layo ko pa pala. Tapos sabi ko, nak, sandali. Sabi ko ganun. Actually, pinababa ako ng Panginoon. Sabi ng Pang na ipag-pray kita kasi may problema ka. Biglang umiyak ng napakalakas. Eh, nandok pa kami doon sa hagdan yung sa kamatsili. Iyak siya ng iyak. Ganun siya ng ganun. Eh, ang ginawa ko ngayon, dahil ang daming dumadaan, ang ginawa ko, niyaya ko umakyat. Habang umaakyat siya, nakagano doon sa barang, doon sa ano, ang tawag din yung hawakan. Talagang uyak siya ng iyak ng gano'n. Nung nasa kalahati na kami, de siyempre ako nakatayong gano'n, tapos siya naman iyak ng iyak. Baka ano sabihin ng tao ngayon? Ang ginawa ko, pinaakyat ko doon sa pinakataas doon kami sa sulong as in nagkikwentuhan kami. And then sabi ko sa kanya, oh bro, meron kasi kaming conference ngayon. Pero isang tanong ko lang, kasi ako niready ko na. Sabi ko, pakakainin ko to. Para magkakwento kami ng mahaba, itetext ko na rin si Pastor Marvin na mauna na siya. De gano'n, sabi ko, de gano'n. Kumain ka na ba? Sabi niya, ay opo, kumain na po ako. Sabi niya gano'n. De sabi ko, Lord, de hindi. O de sige, ipagpe-pray na lang kita. De nung time na yon, pinag-pray ko siya. Pagkatapos mag-pray, nagpaalam na ako. Tapos sabi niya, thank you po ha. Ano po palang pangalan niyo? Sabi ko, si Pastor Ver, sabi kong ganun sa kanya. Ay, salamat po ng marami. Sabi ko, anytime, kung may ano ka, punta ka ng Mikawayan. Sabi kong ganun, kailan laki-laki ng Mikawayan. Basta sinabi ko lang, may masabi lang. Pero bahala na si Lord ako, ano man. Basta, naipag-pray ko mo siya. Ngayon, nung time na yon, pagbaba ko ng jeep, ay, sumakay uli ako. Pagsakay ko, naramdam ako, ibang-iba yung ngiti ko. Ramdam na ramdam ko yung kagalakan. Alam niyo, minsan sa Word of God, alam ko na ang sarap sumunod sa Panginoon, lalo kung personal na yung buhay na pinag-uusapan. Once na we obey God, una, there's greater joy. Once we obey the Lord, the pain is gone. Once we obey the Lord, the joy is being restored. The hope, the faith, the everything. No, lalo yung pag-asa nandun na. So, ngayon, at iyon ang magde-describe ng buhay natin ngayon bilang Kristiyano, yung salita ng Diyos. Therefore, kung ito ay bukal ng buhay, I end with this. Pangalawang end with this. Bukal ng buhay. Ang bukal, isa siyang, kasi sa amin may tinawag na bukal street. Kaya tinawag yun na bukal. Nakita ko yun nung elementary ako. Tuwing umuulan yon, magugulat kami, ang tubig bumubulwak. At kahit tapos na yung ulan, maghapon, may bumubulwak pa rin tubig. Kaya tinawag siya. At napakakintab. Ang Tagalog, ang English ng bukal ay fountain. So pag sinabing fountain of life, wow, kapag may salita ng Diyos tayo, may sigla ang buhay natin. May sigla. Okay? So shall we pray? Father God, thank you so much for your word. Lalo kaming na-inlove, Panginoon, sa iyong salita. Lord, hinuhubog kami nito. Hindi namin alam kung paano, Panginoon. Pero alam namin may nangyayari sa pagka-Kristiyano po namin.
And Lord, Father God, we pray na lumalim pa kami, Panginoon, sa pag-ibig. Maglagay kayo ng panibagong mga kwento sa amin tungkol sa iyong salita, Panginoong Diyos, upang ito ang mag-de-declare, ito ang mag-de-determine ang pagiging Kristiyano po namin batay doon sa mga nangyayari ayon sa iyong salita, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga sandaling ito. At muli, ibinabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.